I'm a cool girl. I'm a cool girl. Ice cold, I roll my eyes at you, boy. Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Christine and for today's video, I will be doing another nail related video. And today, I will be reviewing itong bagong nail drill na nabili ko from Shopee. So if you're interested to know more about this product, then just keep on watching. So before I get started with this video guys, please ignore yung mga product stain sa table ko. Madalas ko itong gamitin, so marami na siyang mga dumi and mga stains. So just ignore that guys. But anyway, if you guys remember, last June, nag-review ako ng affordable nail drill or e-file na nabili ko from Lazada. And a lot of you really like this nail drill as well. Nakita ko, ang dami nagsasabi sa inyo na bumili din kayo and gustong-gusto nyo siya. Okay na okay siya for beginners and for those na mahilig lang mag-self nail. To be honest, yung akin, antagal ko siyang nagamit guys. And yung cord niya, bumigay na siya sa akin around November last year. So, kung napanood nyo yung nail haul ko from November or December ko in-upload yon, alam nyo na siguro na bumili din ako ng bagong nail drill, which is very similar to this one as well. As in, exact product lang sila. Pero, ito, binili ko siya from Shopee. Now, since bumili ako nito, and okay pa naman yung handpiece nung unang nail drill na binili ko, ginamit ko muna yung USB cord nung second nail drill na binili ko from Shopee. So, ginamit ko to together with the first handpiece na binili ko. Now, ang problema ko dito sa nail drill na to guys, is medyo mahirap magpalit-palit ng nail drill bits. Especially if ang ilalagay mo is for cuticle work, yung maliliit na nail drill bits, mahirap siya tanggalin. So, kailangan ko pang gumamit ng tweezers para tanggalin siya. So, around November, I decided to just use these two handpiece at the same time. Tuwing gagawa ko ng nails, dalawang nail drill ginagamit ko. So, yung isa is for cuticle work. So, dito ko nilalagay yung mga pang-cuticle nail drill bits ko. And then, yung isa is for filing and buffing. I was using them both at the same time around November. And then, nung February, sabay din silang nasira, which is very frustrating. But, ito talaga sa akin sulit na to kasi nagtagal siya. So, ito ang naging sira niya is hindi na siya gumagana. So, akala ko yung USB cord lang, pero hindi pala. Kasi yung USB cord is gumagana naman dito. Now, ang problema ko naman dito sa second nail drill ko is humina na yung pag-ikot niya. Kapag nilalagyan ko siya ng nail drill bits and ino-on ko siya, kailangan ko pang tulungan yung nail drill bits para umikot. And then, kapag ginagamit ko na siya for my nails, tumitigil-tigil siya. So, sabi ko, bili na lang ako ng bagong nail drill kasi ang hirap nilang gamitin, medyo matagal gumawa. So, I went ahead and purchased a brand new nail drill from Shopee. So, I got it, I think, around last week. And actually, nagamit ko na siya once kay mama kasi nagpagawa siya ng nails kahapon. So, na-unbox ko na siya kasi gumawa ako ng unboxing sa TikTok ko. So, if you want to see that, you can follow me on TikTok. So, this is how the packaging looks like. It comes with a box. Very sleek yung box niya. Parang iPhone box. Gusto ko yung lalagyan niya. Kasi hindi siya masyadong bulky. And then sa gilid, nandyan yung product descriptions. Yung mga product information, ilang wattage, volts, gano'ng kataas yung RPM, etc. So, yung akin guys, is ang in-order ko itong gray. And yung gray, meron siyang 35 RPMs. Meron pa silang ibang kinds, yung mas magagandang color, kaya lang yon is 30 RPM lang. And hindi siya available dun sa shop na pinagbilhan ko. So, I went and got the gray one since mas mataas din naman yung RPMs niya. And once you open, ayan. First thing you will see here is yung manual niya. And then, dito sa likod, andito naman yung mga parts ng product, yung dimension, etc. And then, ito na yung mismong handpiece niya, guys. Ang ganda ng handpiece niya. Actually, the reason why I really wanted to go for this one is because, ito, papakita ko sa screen yung gusto ko sanang nail drill na bilhin.
Kaya lang, hindi pa ako ready gumastos ng 2,000 mahigit for a nail drill. So, I decided to go for this one kasi same handpiece lang naman sila. Ang pinagkaiba lang dito is USB cord din siya. So, I went for this one para kahit papaano, kapag nag-upgrade na talaga ako sa nail drill na to, meron pa akong backup ng handpiece. Meron na siyang kasamang blank nail drill bit, which is very important kapag gumagamit or bumibili kayo ng professional nail drill para hindi mabilis masira yung loob ng nail drill handpiece. May vent siya and then dito mo isasaksak yung cord. And then, ang gusto ko dito is sobrang dali magpalit ng nail drill bits. Unlike yung isa kong gamit na nail drill, like I said, is disuksok lang siya. So, ang hirap niyang gamitin. Next thing you will get here is may free siyang nail drill bit, which is yung flame na nail drill bit. And this one is fine. Gustong-gusto ko actually itong nail drill bit na to. Meron akong mga ganitong nail drill bit and ito madalas ginagamit ko for removal. Pero ang meron ako is medium coarse and yung coarse na ganito. And then, ito na yung mismong cord niya. So, ang pinagkaiba nitong USB cord ng bagong nail drill na nabili ko compared dun sa previous one is yung previous one, ganyan lang siya, very basic. Hindi ko alam kung forward ba to or reverse or whatever. And then, hindi ko din makita yung speed. So, hula-hula lang siya. And ito, ang maganda dito is may screen siya. Magpa-flash dito sa screen yung speed. And then, naka-label din kung forward or reverse. Pag nasa gitna siya, guys, meaning is naka-off. And then, ito naman yung speed controller niya. And then, dito sa likod, ayan, nakalagay dyan yung information ng USB cord. Like I said, this one is hanggang 35,000 RPM siya. So, the price for this nail drill set is 931 pesos and ilalagay ko yung link for this product down below in case na interested kayo. So, yung cord nito is mas mahaba din compared dun sa cord ng isang nail drill na ginagamit ko dati. So, yan. And papalitan ko na din yung nail drill bit natin. So, try natin itong free na nail drill bit nila. Pag magpapalit kayo guys, twist nyo lang papuntang kaliwa. Yan. And then insert your nail drill bit. And then ilock nyo lang ulit. Set natin siya to forward rotation. Ito yung lowest speed. Ewan ko kung naririnig nyo yung nail drill. And then, unti-unti ko siyang itataas ng speed. So, ito na yung highest speed niya, guys. Hindi pa rin siya gano'ng maingay. Para sa akin, okay na okay yung low noise niya, which is isa sa claims niya. And hindi din siya ma-vibrate, so try ko siyang iwan dito. See? Hindi siya ma-vibrate guys, nasa highest speed siya. So, subukan na natin tong nail drill na to on my actual nails. I will be removing these nails that I did for Valentine's Day. This one is yung soft gel nail tips ng JL Essentials. So, around 2 weeks na ata tong set na to. So, kailangan ko na siyang palitan. So, set aside ko muna to guys. And, ire-ready ko lang yung workspace area ko. For my nail drill bit, gagamitin ko yung same shape na nail drill bit ko, which is very similar dun sa freebie nila. Pero, this one is coarse. And guys, ito dati, hindi ko alam kung para saan to. Pero napaka-importante pala nitong maliliit na cup na to. Ginagamit to to protect yung mismong nail drill from nail dust. Tanggalin ko lang muna yung extra length ng nails ko using a nail tip clipper. Of course, gagamit ako ng lumang nipper para tanggalin yung mga rhinestone. Try na natin tong nail drill na to sa nails ko. And isa-set ko lang siya around siguro mga 5,000 RPMs or 6.
see kung gaano kabilis siya magtanggal ng product. Super bilis niyang mag-drill. And kahit diinan ko siya, hindi siya tumitigil-tigil. Sobrang komportable yung gamitin. Ibang-iba talaga kapag pang-professional yung gamit mo. So far guys, kahit ilang minutes ko na siya ginagamit, wala pa akong nararamdaman na umiinit yung nail file. Kasi meron siyang vent, kaya hindi siya umiinit. Which is really nice. Yun din yung isa sa mga hinahanap ko nung nagsusearch ako about mga nail drill handpiece. So, ganito na itsura nung nails ko after using the nail drill, guys. And as you guys can see, meron pa siyang product since isa-soak off ko na lang tong mga excess product na to. But guys, oh my god, sobrang impressive ng nail drill na to. As in, makikita and mararamdaman mo talaga ang pinagkaiba ng pang-professional at itong first nail drill na gamit ko, guys. Maganda pa rin to. Perfect pa rin siya for beginners. Pero, iba talaga pang-professional na ang gamit mo. Now, this one is slightly heavier than the first nail drill that I got. But, very comfortable pa rin siya, in my opinion. Hindi siya yung sobrang bigat to the point na nakakangalay. Actually, sobrang komportable niyang hawakan. And, feel ko yung bigat niya is nakakatulong para mas maganda yung pag-control nung nail drill handpiece kapag ginagamit mo na siya. I really like this part right here. Akala ko dati madulas siya or mahirap siya hawakan. Pero hindi guys, sobrang ganda yung hawakan. Ang ganda ng pagkakagrip ng kamay ko sa kanya every time na ginagamit ko. Hindi siya ma-vibrate at all. As in, I was really impressed. Kasi kahit ibaba ko siya sa table, hindi siya nagva-vibrate. Hindi din siya maingay. And hindi siya uminit. Kahit ilang minutes ko siyang tuloy-tuloy na ginamit kanina, hindi siya uminit kasi meron siyang vent, which is very helpful. I also really like itong screen sa USB cord niya. Ang laki ng tulong niya. And gustong-gusto ko na meron siyang label kung forward ba siya or reverse. Meron yung plus and minus sign. And kitang-kita mo yung speed mo. Kasi talagang nakokontrol mo yung RPM na gamit mo using this nail drill. Ibang-iba talaga yung pakiramdam pag pang-professional yung gamit mo. As in, ang ganda niya sa kamay, ang ganda yung gamitin. Hindi ako nangalay at all. I also really like na sobrang dali lang palitan ng nail drill bits. Yung akin kasi dati, kapag ito gamit ko, for example, gumamit ako ng maliit na nail drill bits. Since isasaltak mo lang siyang ganyan, mahirap siyang isaltak. So, kailangan ko pa siyang, for example, sa wall. Then, kapag tinanggal ko siya, ang hassle din, lalo na pag maliliit na nail drill bits yung ginagamit ko. Kasi mahirap siyang hatakin, dumudulas lang yung kamay. So, kukuha pa ako ng tweezers, iipitin ko yung nail drill bit, saka ko hahatakin. Which is, nakaka-damage din siya ng nail drill bits. So, yun yung pinaka main problem ko with this one. So, I really love na with this one, since pang professional na siya, ititwiz mo lang yun dito sa gitna niya and then tatanggalin mo, lalagay mo yung bagong nail drill bit mo and yun na. Please get yourself a nail drill cap. Sobrang laki ng tulong niya para hindi pasukan ng nail dust yung dito banda na part ng nail drill machine nyo, which
can cause damage sa loob ng handpiece nyo. Overall guys, I really love this nail drill. I'm really happy na ito yung binili ko instead yung sobrang mahal na pang professional na nail drill na tig to 2,000 to 3,000 pesos. I mean, plano ko din naman mag-upgrade sa pang professional talaga na nail drill tulad nito. But like I said, sobrang mahal niya and wala pa akong budget for that. And since gusto kong mag-upgrade to this type of nail drill and same handpiece lang naman sila, sa tingin ko okay na din na ito na lang muna yung binili ko kasi ang pinagkaiba lang is yung saksakan nila. And if ever man na mag-upgrade na ako soon, at least sanay na ako kapag bumili na ako nung pang-professional. Also, I'm really happy na instead of repurchasing itong unang nail drill ko, ito na lang binili ko kasi onting dagdag na lang guys, pang-professional nail drill na yung makukuha ninyo. So, sulit na siya. Para sa akin, less than 1,000 pesos and ganito yung quality ng nail drill na makukuha nyo. Sulit na siya kasi magtatagal din siya. Yung cord niya is very durable. Mas makapal siya compared dun sa unang nail drill ko. Meron na siyang controller and maganda yung quality ng mismong handpiece. So, I highly recommend if you want to upgrade your nail drill pero wala pa kayong enough budget to purchase yung talagang 2,000, 3,000 professional nail drill, go for this one. As in, mararamdaman nyo yung difference ng pang-professional and nung pang-beginner or yung mga cheaper nail drill. I love this one. I'm really happy with this purchase. And I highly recommend this for those of you na mahilig mag-nails and naghahanap ng affordable professional nail drill or e-file. So, tatapusin ko na lang yung nail extensions removal ko off cam. But anyway, that is it for today's video, guys. Sana nakatulong tong video na to for those of you na naghahanap ng review for this electric file. And for those of you who are looking for an affordable e-file na less than 1,000 pesos lang. Kung meron pa kayong ibang requests for future videos, please let me know in the comment section down below. Actually, may binili pa akong isang file. So, ire-review ko din yun. So, stay tuned for that para makompare natin sila. But so far, I really like this one. And kung nagustuhan nyo tong review na to, please hit the like button para alam kong nasatisfy kayo sa video na to. And please help my channel to grow by sharing this video to your friends. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. I'll see you on my next one. Bye!